banal na espiritu. Kalikasan na handog sa kalupaan, di sila nasubuhan, sila'y naririto upang ika'y dampin, patuloy kilalanin at madamang tuwiran. O Ama, saksi ka sa bawat saglit. Ikaw ang lumilingap, ikaw ang mabuting lumingap sa kanilang lahat. Ikaw ang sandigan na walang katibagan. Taglay mo'y matibay, buog katanggulan. O Amang mainam, patuloy kong hinihiling sa'yo. Yamang ika'y Ama, natapat kanino man. Damdamin ng tao'y lubos na magbago. Pagkatao nito ay maiba ng kalobuan mo, Ama, ang siyang mangunat maghari, madamang tuwiran, wagas mong pagmamahal, liwanag ng kaisipan, kanilang patuloy kamtin, at mabuksan ng paunawa, maunawa nilang lubos ang iyong mga hadika. O Ama, patuloy kang naglalakbay sa sandaigdigan, kasama ng iyong espiritu na di napaparang abot mo't galugad, maging kasulok-sulukan man hanggang kaila-ilaliman ng daigdig ng mga patay. Patay ang pananalig, patay ang pananampalataya, patay ang pagtitiwala, patay ang pag-asa. O Ama, buksan mo ang matibay nilang pagtitiwala, paniniwala, pag-asang walang pag-alinlangan sa puso nilang taglay. Doon ka manahan, maghari kang tuwiran, mga banal mong aral, kanilang pagnilayan, mapagbulay-bulay, na hindi na mapaknit kailanman haba silang nabubuhay bilang katauhan. Yamang ikaw ang nakababatid ng lahat, buklorin mo ang iyong mga anak, yaong mga nagsusumakit at nagsusumikap na ipakilala kang ganap. Pag-isahin mo sila, magkaisa sila. Ang bawat araw at gabi, ikaw ang mithiing ipagsigawan. Anumang uri ng relihiyon, magkaisa man din, makilalang lubos ang iyong paghahari na hindi katao, di kahayop kailanman, kaya't matigib sila ng lubos na pananalig. O aking Ama, saan mang dako'y naroon ka, mga anak mong lingkod, patuloy na kumilala. Maging marapat sila sa pananaw mo, Ama, kalugdan mong lubos, mainam at mabubuti nilang layunin na makatupad, makaganap sa bawat saglit na ikaw ang hinahanap. Masumpungan kang lubos, ganap makapanahan sa pamamagitan ng iyong espiritong banal. O Ama, ang mga anak mong nilabas sinilang na abnormal, maunawa-anawa ng kanilang mga magulang, matigib nawa sila ng pag-ibig nila
at may padama ang kalinga. At kung papaano sila ay maging manamnam nilang isang biyaya at pagpapala, isang maswerteng bata, huwag nilang ipalagay na malas na turingan. O Ama, gawin mong marapat ang mga nakaligaw ng landas, ay ituwid mo ng ganap, makilala't masumpungan ang landas ng katotohanan. Ang mga anak mong mga alipin ng masamang gawain, masamang isipan, masamang damdamin, ikaw na, Ama ko, ang magharing ganap. Mga alipin sa bisyo, sa hangarin ng katawan, sa panawagan ng laman, na pangsanlibutan lamang. Itanglaw mo na, Ama ko, sa isip nila'y manguna, yaong mga aral mong magbibigay sigla. O Ama, puspusin mo ng katatagan at pagtitibay ng pagiging marapat at makatotohanan ang mga namumuno ng bawat bansa. Ikaw ang ang maghari sa pagkakaisa, pagiging marapat na sa halip na maglaban-laban at uriratin sa liksiki ng mga kasalanan ng bawat isang may kamalian, pag-isahin nila kung paano ito malulutas, pag-isahin nila kung paano ito papayapa, na ang kanilang sinasakupan, mapadamang tapat ang kanilang paglilingkod. O Ama, ang matitigas ang loob, na patuloy nangangatwiran sa kanilang mga gawang kamalian, pilit na tinatagot nililihim, ikaw ang saksi sa lahat. Igawad mo na ang marapat, ibigkas mo na ang dapat, malahad na't malantad ang pawang katotohanan na tanging ikaw lamang ang magpapabago sa lahat. Kaya't buong kababaan nilang tanggapin ang kanilang kamalian at sa iyo'y sumuko, magkaisa silang ganap, mga namumuno mula sa pinuno, pinakapangulo hanggang sa maliit na mga kagawad ng mga bansa, bayan-bayan at barangay. O aking Ama, tanging ikaw lamang ang makagagawa nito na pihitit baguhin, isip at damdamin, matuto silang sa iyo'y lumapit na totoo at pag-isahin ang panunungkulang tama at marapat na hindi sarili lamang ang nais maging ganap na makilala at makita ang mabuting gawa, kundi ikaw aking Ama, upang maunawaan nila ang bawat kamalian na dapat maisuko at makasukong lubos. O Ama, gawin mo rin marapat ang mga lagad ng batas na matumpak na at maging tama ang pagiging gawa. Huwag namang maging kahabag-habag at kalunos-lunos ang mga walang kasalanan ay nadaramay sa kanilang mga gawa, sa gawang di tama ng mga adhika ay panglaman, pang sariling katawan at pang sanlibutan. O aking Ama, tunay na ikaw lamang ang nakababatid ng lahat ng nagaganap. Saksi kang marapat, tapat kang nakakita, tapat mong naririnig, ikaw ang tunay na hukom, ikaw ang huhukom, ikaw ang tamang usgado, ikaw ang tunay na hukom, tamang kahatulan. Igawad mo, Ama, na ang marapat ang manaig, ang mabuti ang maganap, at magkaisa silang lahat. Sapagkat tanging ikaw lamang ang marapat manguna, magharing ganap sa ibabaw ng lupa, sa iyong lahat,
na mga anak. Laksamang bilang, kaya mong pakainin, kaya mong gawin, marapat na maging mainamang buhay. Matutunan kang kilalanin, at sila'y patawarin, lubos mong tanggapin, kanilang panambitan, kaliwanagan ng kaisipan, liwanag ng buhay, ay ganap makamtan. Ang mga mayayaman, huwag nawa silang maging malabis na tanaw sa sarili, sila lang ang mabuti sa kanilang nagagawang nakapagbibigay dahil may kakayanan, dahil may kaya at nagagawa nilang mamigay kanino mang nasa nilang bigyan. Maalala nawa nila yaong mga walang nakakaalala na marapat nilang tulungan na di man sila makilala, ngunit ika'y nakakita ng ginawa nila, kaya't ikaw ang matutuwa, malulugod pawa. O aking Ama, ang lahat ng ito sa pamamagitan ng Espiritu mo, sa pangalan ng anak mong binabas sa mundo bilang nagkatawang tao, Heso Kristo ang tawag nila, bigkal ng habag at awa, divine mercy sa panahon ng mga Katoliko, tawag nilang naturingan bilang ganyan nga ang pagkabuhay, walang katapusan, walang hangganang habag mo at awa ang siyang kanilang kamtin nilang lahat. Net karameneahanam, net karameneahanam, net karameneahanam. Parangalat papuri sa'yo'y inalay na habang nagwiwika silang lahat aking Ama. Ngayon na may ikaw ang nag-alay sa katauhan ng anak mong naging lubos na tumanggap sa iyo hanggang naging ganito ang araw at taon na sinapit ng gawain mo. Kaya't patuloy na ikaw ang lumingap at sidlang lahat sila ng tuwirang galak. Wika mo nga Ama, pantay lang pag-ibig mo. Walang tinangikat, pantay na binigay mo. Pag-ibig mong wagas, dapat kanino man. Mga lingkod mo, di nasubukan mo. Pagkatapos nitong pagsusumakit nila, na panahon may masungit at may bagyo, wika ng taong patalastas sa mundo. Ngunit at ikaw rin naman ang siyang nakababati, kung ano ang ibibigay mo at marapat na matupad. Kaya't hindi nasubukan ang sa'yo ay matapang, nananalig nagtitiwala, walang bagyo sa iyo. Kaya't aliwin mo, sila'y pagalakin mo, umuwi silang may sigla, taglay liwanag mo. Nekaramenayahanam, nekaramenayahanam, nekaramenayahanam. Buhay ba ang Diyos? Ng kanilang mga bibig
Yaon nga, Ama, ang kahiwagaan mo, naway maunawa ang lahat ninyo. Sino ba ang nagpapasibol ng saging? Nagtanim ng isang puno? Kamukat-mukat mo, ilan ang nakasuhol? Nang balikan mong muli ito, malalaki na kapwa sila, at ang malalaki, may nakita ka na namang sumibol. At sa hindi mo na naman namamalayan, nalibang ka na naman sa ginagawa mo, pagtungo mo sa iyong bakuran, ilan na naman ang nakita mo. Yan ang hiwaga ng Ama. Ano bang alam mo ngayon? Nagtungo ka rito, ang kasya lang sa'yo at alam mong pera mo para pagtungo mo rito, yun lamang. Manalig ka sa kapangyarihan ng Ama. Pagtiwalaan mo siya kung papaano ang sibol ng mga saging ay nagagawa niya, mapasisibol niya rin sa bulsa mo, mararagdagan ang laman nito. Buhay bang Diyos! Napakahirap naman eka ang paniwalaan niyan, yung apo kunching na yan eka mayabang. Ikaw ang mayabang. Sapagkat kung kilala mo ang Ama, pananaligan mo ang hiwagat himala niya. Kung magkamisan may mag-asawa, parehas mahirap sila. Sa kalooban ng Ama, pinagpala, yumaman sila. Sa magandang pamamaraan na hindi sila nagnakaw at hindi sila nagwalang hiya. Sa sikap, sa tiyaga, sa pagbabata, sa pagtitiis. Kaya lamang hindi lahat ng pinagpala mabubuti ang diwa. Kung lahat nga lamang ng mga pinagpala na sumibol ang piyaya, ay tunay na mapagpala rin sa kapwa, wala dapat buhaya. Wala dapat mahirap na nakita mo na sa daan, walang masakyan, naglalakad, namamalimos, tatakbuhan mo pa dahil takot kang nakawan. Dahil, yaon ang ugali ng tao, mapang-abuso. Kaya kung walang abusadong tao, walang taong manluloko, maging kapwa niya, di katatakutan siya. Buhay bang Ama? Kaya, yaon ang dapat na maganap sa ibabaw ng lupa. Magkaroon ng tiwala ang isa't isa't paniniwala sa Diyos Amang Dakila. Upang ikaw na nagtitiwala, na naniniwala, gumawa ka ng tama, magbalangkas na ng maganda sa isip at damdamin mo, Amang pangunahin, maghari ay siya, magagawa mo ang tumpak sa kapwa. Buhay bang Ama? Kaya, habang ginagawa mo ang mabuti, parang puno ng saging nagsusuhol ng kabutihan. Sapagkat ang isang binigyan mo ng kagandahang loob, ang isang binahaginan mo ng mabuting loob, sa hindi mo namamalayan nung makadamas siya, binahagi niya sa kapwa niya. Hindi mo rin namamalayan yung nagbahagi na yung nabahaginan mo rin dahil sa yung naunang naitubo ng Ama hanggang sa dumami ng dumami at napalago ang mga namumunga. Kaya't kayong mga nagsitanggap, kayo rin ang makikinabang na ganap. Hambing sa puno ng saging, isa lang puno ang tinanim. Kung nagkaroon ng mga suhol, makakakain din sa kung anong lasa ng saging na yaon, ang bawat bunga ng mga yong nagsisuhol, nagsitubo, yun din ang kanilang lasa man din. Buhay bang Ama? Kaya, ang isang puno na tumubo ang isang puso ng magpiling-piling ay 20 pagkahaba-haba. Daming nakatikim. Kaya't nang tumubo muli ang sumuhol, kahit 10 na lang ang naging piling, marami na namang nakatikim. At nang tumubo na yaon, nagpuso na naman kahit 5 na lang piling, marami na namang nakatikim. At nang yung tumubong sumuhol na muli, kahit sa isang puso, 3 piling na lamang hanggang sa 1 piling ang nagbunga, ilan ang nakinabang. Mga mahal, yan ang layon at nasa ng Ama. Kung mababa ang loob nyo, ang bawat natatamnan nyo ng kabutihan puso nyo, ng inyong kagandahang loob, na magiging gayon din ang kapwa nyong natatamnan, ilan kaya ang kikilala at tatanggap sa Ama na malulugod siya. Nawa nga, huwag kataasan ng puso ng tao at kayabangan ng sarili ang gusto, hindi ang kalooguran
at makalulugod sa pananaw ng Ama. Buhay bang Ama? Katotohanang katotohanan sa puso man ng saging, doon mo makikita kung anong uri ng puno siya. Pare-parehas na tawag saging, iba't iba ang pangalan ng saging. Na nung una, ang tawag lang ng tao'y saging, sapagkat pinangalanan ang bawat nilikha ng Ama, binigyang karapatang magbigay ng pangalan ng tao, napakabuti ng Ama. At ang saging na yan, binigyan ng pangalan, namungang tuwiran sa pag-ibig ng Ama, nagbungang mainam, nakalasap ng sarap, ang mga anak niyang binigyan ng bunga. Sino ngayon at ano ang pakinabang ng tao? Di ba natupad na ganap ang sinambit niya? Aani kayo sa hindi niyo tinanim? Makikinabang kayo sa hindi niyo pinagpagalan? Isa lang ang tinanim niyo, nagsisuho lang puno ng saging, nagpagod ka ba dyan? Di ka nagpagod. Kaya sa isa mong tinanim, may pakinabang ka man din na hindi mo namamalayan, dumarami ang iyong pakinabang. Buhay bang Ama? Kaya ang wika ng Ama, wag lang saging ang itanim nyo. Kung gusto nyong magtanim pa ng iba'y makagagawa pa kayo. Subalit binigay lamang ng halimbawa ang puno ng saging, sapagkat ang puno ng saging sa isang puso nyong damdamin, sa isang katauhan ninyo, maaring mag-multiply ng mag-multiply ang kagandahang loob na binigay ng Ama sa inyo, sapagkat nagbunga na ang inyong kaloob. Buhay bang Ama? Kaya, pinasibol naman ng Ama ang kamote, na kung inyong pagtitiwalaan, tunay na katotohanan ang kanyang sinambit. Ang puno ng kamote, ang baging ng kamote, tinalbusan mo dito, sumuhol muli ito, gumapang ng gumapang, dumami ng dumami, sa iisang baging, lumago ng lumago, tumubo sa ilalim, nagkaroon ng bunga ng kamote, at sa ibabaw naman, puro talbos na nagsilago sila. Di ba ga, ang mapagbigay kailan may di kukulangin? Sapagkat hambing naman sa talbos ng kamote, habang tinatalbusan suhol ng suhol, bakit nagrereklamo ka kung tapat at totoo pagbibigay mo? Kinulang ka. Hindi tapat yan. Hindi totoo yan. May reklamo ka. Kaya kung tapat at totoo, laging maghintay ka ng pagsuhol, pagbunga, at pagiging isang mabuti mong anak. Buhay bang Ama? Kaya nga, hinambing din naman sa puno o uhay ng trigo. Pag nilayan yung lubos ito sa isang butil ng trigo ng yasik ng magbungay, ilang ang uhay niya. Sa isang butil ng palay ng maguhay ng inasik, ilan ang naging bunga niya. Tao, ganyan ang pananampalataya at pananalig na umaalsa. Sa iisang kaloob ng Amang puso nyo lamang ang madama at makadama. Maaring lumago at lumawak, umalsang pananalig at pananampalataya nyo at kayo mismo ang makinabang. Kaya't kung mababa ang loob nyo, kayo mismo ang masisiyahan. Kung matarik mataas kayo, palalo ang tingin nyo sa sarili nyo ay mayabang at kayo walang pantay at kapantay. Sa mabuting gawa, kayo rin ang masasaktan. Buhay bang Ama? Kaya nga ang wika, mapapalad ang nagpapakababa, abaman sa pananaw ng kanyang kapwa, ngunit samang dakila, siya'y karapat-dapat at kalugod-lugod sa kanyang mabubuting gawa. Buhay bang Ama? Kaya mapapalad kayo. Mary Jane, nakagitna ka kay San Miguel at saka kay ano? Relax ka, anak. Masayang buhay. Oh, sige. Kumain ka na ng piling ng saging. Oh, mauna ka na. At nang dahil sa dalawang may kaarawan, kaya may alay na puno ng saging ay wala. Ngunit,
ang piling-piling na bunga ay naririto na. Sapagkat sumibol ay isa, pinasibol muna'y isa, kaya nabuo ang gawa nito, nabuo ng payak na payak, kahabag-habag, maraming salita, maraming kahatulan, maraming kahusga-husgang salita, maraming panlalait, maraming nagtatawa, maraming marami. Ngayon marami rin kayong nakikinabang mga anak ng Ama. Buhay bang Ama? Sapagkat nang sumuhol, nagsitubo ang salita ng Amang hinasik niya, lumago, nagmultiply sa mga lingkod na nahirang napili at naging ganap hanggang lumagot, lumaganap ang gawaing payak at kahabag-habag. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung kikilalanin niyo ang Ama, tama bilang tao kayo, dumaratal ang panghihina sapagkat alabok ang tao'y pinagmulan ay alabok. Tama, tumpak, dahil tao ka kumisa'y dumaratal ang iyong kahinaan at pag-iisip na kung ano-ano. Subalit, nasaan ang pananalig mo? Nasaan ang pananampalataya mo? Nasaan ang Diyos mong tinatawagan? Nandyan ba sa'yo? Hindi mo kasama. Kapag dumaratal na yon, tinutokso ka na, kasama mo na'y sino? Kapag naninindahan ang mata ninyo, wala kayong makikita, kundi itsura ng kapwa niyo't kung ano suot nila. Kapag naninindahan ang mga tenga niyo, ang wala kayong maririnig, kundi yung sinasabit binubulong ng isip niyo. Ngunit kapag hindi nanindahan at ang Ama, doon nakatoon ang isip at damdamin niyo, maririnig niyo ang salita niya. Totoo, buhay, makapangyarihan, pakikinabangan niyo ito. Ngunit hindi ito matatanggap na makasanlibutan, ng kaliwan ang gusto sa sanlibutan, ng bagay at salapi ang gusto lamang. At kaya pagdatal ng takda, magsisisi sapagkat walang bata na di tatanda. Walang sariwa na di bilasa. Mabibilasa. Buhay bang Ama? Kaya makinis ka man ngayon, hindi mo namamalayan at di mo alam kung ano daratal sa'yo bukas. Kaya hindi mo alam ang pinaganda mong mukha, pinakinis mong mukha, pag kumulubot yan, masigit pa sa pangit mong pinaganda noon. Buhay bang Ama? Mga minamahal, walang pagkabula at huwag kayong magagalit, magdaramdam sa totoo kung winiwi ka. Sapagkat kung ang pagagandahin nyo lamang ay panlabas nyong kaliwa, ngunit ang inyong kalooban ay hindi nagbabagot, di umilinis, hindi bumubuti. Walang maganda kayong kakamtin sa kalooban nyo. Kaya't pinakamahalaga, pinagaganda nyo labas na kanyuan nyo, pagandahin nyo'y panloob nang makilala nyo ang Diyos na magbibigay liwanag ng isip, mabuting damdamin, mabuting yung loob. Pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Diyos? Kaya nagagalit ang tao eh. At nagalit ang tao ng panahon ng Kristo. Sa sinabi bang mali o sa sinabing tama? Dahil wala siyang sinabing mali, lahat tama. Kaya nagalit, nag-aklas yung mga hindi totoo. Kaya huwag po kayong magagalit, ano? Sasasabihin ko rin ngayong oras na ito, kayong hindi nakakaunawa, sigurado, galit kayo. Eh, bateka, kami magagalit. Eh, paano? Kung sumama-sama pa ako, Eka, dito, ganyan lang pala, Eka. Eh, bateka, sinama mo pa ako dito. Yan lang pala, Eka, makikita ko. Yan lang pala, Eka, maririnig ko. Kung, Eka, mabuti pa, Eka, pumunta na ako dun sa pupuntahan ko. Oo, kaya mabuti pa, Eka, natulog na lang ako. Ay, Eka, bagyong bagyo, tinahak ko, Eka, ang daan. Tapos, Eka, pariringgan lang ako ng apo kunching mo na yan. Tingnan mo nga naman, sinong nagparinig sa'yo? Kung ganun ang ugali mo, nasaktan ka pala. Eh, de, para mo nang inamin, ganun ka nga tao. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Oh, sasabihin mo ba yun kung hindi ka ganun? Tama ba? Common sense. Sinabi ng kapitbahay mo, yung magdanakaw na eka na yan eh, nag-alsa.
Bahay ka, pinaringgan ako. Ay, para niya nang sinabi namin niyang magnanakaw siya. Subalit, kahit ibigkas mo pang sumigaw ka ng sumigaw, yung magnanakaw na yan eh! Ba, ano ba? Wala kang pakialam dahil hindi ka magnanakaw. Hindi ka aalsa dahil hindi ka ang nagnakaw. Hindi ka kikibo, patag ang loob mo dahil wala kang ninakaw. Ngunit dahil magnanakaw ka, aba, walang hiyang yan na pinatatamane kayata ako. Ako yaka pinariringgan. Oh, edi ikaw na rin sa sarili mong bibig, hambing ka sa isda, nahuli ka ang bilwit. Buhay ba ang Diyos? Kaya, sumigaw na naman ang kapitbahay. Yang walang hiya e ka na yang madamot e ka talaga. Aba, nagalit na naman. Ba e ka, pinaringgan na naman e ka ako. Walang hiya daw ako at madamot. Siya nga e ka ang madamot eh. Eh, hindi naman niya alam, wala namang pangalan. Yung sinasabi ng kapitbahay, ang sabi lang ay, yang walang hiya e ka ang madamot na yan. Aba, eh kung ba namang malinis ang isip mo, malinis ang puso mo, eh ba't ka nagagalit, hindi mo naman nakikita yung pinagsasabihan? Mga minamahal, yan ang pawang katotohanan. Kaya't kung malinis ang puso at tindamin ng tao, ang isip niya ay malinis din. Kahit anong sabihin ng kapwa-tao, wala kang mariringgig na masama sa damdamin mo. Wala kang isipin sapagkat hindi ka ganon. Ngayon, kung nagagalit ka, kasalanan mo na yan. Buhay ba ang Ama? Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Totoo ba yan? Isang halimbawa lamang mga minamahal ko na tinutukoy sa kalambutan ng puso ng tao. Kung malalambot ang puso ng tao, kahit sinabi pa ni Re, walang hiya ka ah. Bah, di naman siya walang hiya. Yung nagalit ang walang hiya, eh di yun ang parurusahan, hindi siyang mabuting tao. Buhay bang Diyos? Kaya nga, nasa tao rin ang pagtanggap at nasa tao rin ang pagkilalang ganap. Kung kinikilala niyo at tinatanggap ang Ama, mahinahon, kababa ang loob ang siyang maghahari at sa inyo'y mangunguna. Sapagkat, hindi kayo pagdaka-aalsa dun sa naririnig ninyo dahil alam niyong di kayo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Totoo ba yan? May naraanan ka, nakadaan ka sa isang daan, may naringgin ka, kaya pala kalakas ng tenga mo pagka sa chismisan, pagka tinatawag ka, para kang binging walang naririnig, sabi sa'yo, Petra! Dahil ayaw mong pakinggan yung kapwa mo, Petra ng Petra, sige, sulong ka sa lakad, wala kang pakialam, di mo narinig. Napadaan ka sa nag-uusap. Ang narinig mo'y, alam mo ba, Eka? Si ano pala, Eka, ay tatlo asawa. Naku, Eka! Narinig, tatlo asawa. Yung pala hinahanap niya, gustong pakinggan, hindi yung kanyang pangalan. Nakadaan sa isang pwesto na naman. Alam mo ba, Eka? Yung pala si ano'y nagpagawa ng bahay kaganda. Naku, Eka, may kukwento na naman ako. Pagdating niya sa kanilang lugar, alam mo ba, Eka, narinig ko, Eka, habang nagdaraan, Eka, ako. Eh, sabi, Eka, si ganyan, tatlo asawa, at sabi naman ng isa'y nagpagawa ang bahay. Eh, ang hindi niya alam, nandun pala yung isang tumatawag sa kanya. Kagaling mo pala, Eka. Malakas pala, Eka, tenga mo pag sa chismisan. Eh, kanina, Eka, sinisigawan kita, ayaw mo sumagot sa akin. Eh, ba't kita ka sasagutin? Wala ka naman kukwento sa akin. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Ganyan ang tao. Pag nilalayuan ang kapwa-tao at di na mahilig sa chismisan, galit na sa'yo. Kapag ang kapwa-tao ay nagbabago na, ayaw nang makipagdalahiraan, iba na Eka, sige, Petra. Nagbago na Eka talaga. Mataas na Eka. Samantalang ang mataas, yung mga namimintas. At yung ayaw magpintas, mamintas, nagpapakababa, lumilis siya sa hindi tamang mga gawa. Ngayon, mga minamahal, sino ang mali? Ang lumalayo sa kasalanan o naghahanap ng kasiraan ng kapwa? Pawang katotohanan ang sa akin tinuturan, ang masakit sa inyo'y huwag niyong gagawin sa kapwa niyo.
Kung ayaw niyong kayo'y pinipintasan, kung ayaw niyong kayo'y sinisiraan, alamin niyo ring masakit ang gawin niyo yaon sa kapwa niyo. Sapagkat, kung ang alam niyo ang damdamin ng Ama, ang siyang dapat manguna at maghari sa bawat isa, aalamin niyong mga aral na tama't tumpak at siyang pagninilayan niyo at gagawin niyong mainam, tanggapin sa puso niyo at paghaharin niyong ganap sa gayon. Kayong dating si ganyan, ang gawain sa daan, wala nang alam, kundi makinig na lamang ng mga usapan, maiinam kayo at sasabihin niyo na, dito na lang ako, masarap pa ang mag-isa ako. Kaysa maraming kakwentuhan, kasalanan namin di maparam. Buhay bang Ama, mga minamahal, isang kaganapan na nagaganap sa daigdigan na di kayang tanggapin ng maraming nilalang. Subalit kapag ang Ama ang siyang inyong kinamtan, kayo mismo ang magninilay, tama tumpak, inaral ko. Nekkaramenehanam, kung ang pagmamalasakit ninyo'y nasa puso nyo, mimithin ninyong mabuti kamti ng kapwa nyo. Kung tapat at totoo ang pagmamahal nyo, habang may nakikita kayong kapwa-taong nababago ang buhay, tuwang-tuwa kayo. Subalit kung ang inggit-selos ang nasa puso nyo, hindi kayo mapalagay asar na asar bilang taong salita, na wika ngay bagot na bagot ako, yabot na yamot pa ako. Yan ang katotohanan, aral at salitang Ama pinagmulan. Nekkaramenehanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Aba, kumusta ka na? Ano nga bang pangalan niyan? Cyrus. Ayan, Cyrus. Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Paano niyo ba napapatotohanan sa simpleng panalangin, sa simpleng niyong panambitan, at sa simpleng niyong sakripisyo, pinakinggan kayo ng Ama? Yung nagaganap na napaka-imposible. Kung kailan nyo iniisip, walang-wala. Kung kailan nyo iniisip, wala kayong magawa. Naluluha na kayo, walang-wala. Wala kayong magawa. Pagkatapos may ginawa pa lang Ama nyo, doon nyo makikita kay buti niyang talaga. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, pasubali kaninang madaling araw, pagkatapos ni Constanciang dumulog at manalangin, alas 3:46, wika'y huwag kang matulog anak, may pasisilay ako sa iyo. Masdan mo ang bukid na malawak at ang isang kubo na nakatanim, nakatirik, na ang tulos lamang ay kawayan. Malakas na bagyong nagdaan, ngunit hindi man lang tumaubyaan. Patuto lamang na wala sa tibay na gawa ng tao at wala sa material na matatag at mabubuway na sinasabi para tumumbat, para hindi tumumba. Masdan mo anak, ni hindi siya humapay, bagamat kubo lamang. Galugarin mo anak at masdan mo ang malalaking gusali. Ang wika ng tao, matibay yan, malalaking bakal. Ngunit anak, ng hampasin ng alo ng tubig sa dagat, tsunami ang tawag, hindi nga ba't nangagiba na butas ang mga pader at nayugyog man din sa aking lindol na dinatan. Ngayon tao, bilang Constancia, ano ngayon pinasisilay ko sa iyo anak? Tubagay hindi natutupad at nagaganap sa lupa. Paano sasabihin ng tao? Kawawa naman eka. Mahihina ang gamit niyan. Pag umulan eka at bumagyo, tumbayan. Ah, katibay naman eka ng bahay na yan. Malalaki eka ang bakal niya na kukalalim ng mga hukay.
Tandaan ninyo, tao, kapag dumaan ang buhawi sa isang bubong ng tahanan, gaano man katitibay ang tali ng mga bakal, isang tuklap lang higupin niya at isang bulat ang mga bubong. Ngunit, kayong matatatag at matitibay ang pananalig, ano bagang ibig kong ituran? Kahit kayo'y mahirap sa matapat niyong pagiging ganap, sa pananalig niyong malalim, sa pananampalataya niyong tapat, kayo bagay mabubuwag, kayo bagay matitibag, kayo bagay babagsak, kayo bagay hahapay. Wala sa mataas na tao, wala sa matabang tao, wala sa matikas na tao, doon ang katatagan at tibay na pundasyon, kundi nasa malalim na pagtitiwala at paniniwala sa Ama. Sa puso do'y binabahagi ng Ama ang tunay na galak at ligaya. Doon niya napapatotohanan ang gusto niyang buwagin na bubuwag niya. Tulad ng bundok na kapag niyog-yog, ito'y nawawara. Napipingas ang mga marmol, matitigas na mga bato sa paligid. Naglalaglagan, naghuhuuan, na wala man lang pumukpok. O tao, magnilay at magbulay kayo. Tulad ng mga yungib na kay lalalim kung suotin, kay lawak tuhungan at nakpakadilim. Alam ba kung anong doon ay naghihintay? Yan ang taong ang puso't isip niya ay madilim. Laging nakaawang parang kwebang naghihintay ang isang leon na ungol ng ungol para ito'y magkasalaman din. Kaya nga't ang wika ng Ama, halik kayo mga anak ko. Kababa ang loob ay kamting nyo, nang maramdaman nyo'y ako, luminis ang puso nyo, isip nyo'y gayon din, pumayapa kayo, anumang abang kalagayan nyo, matuwat magalak pa rin kayo. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, sumayin nyo ang kapayapaan. Nekkaramenehanam, 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 sapagkat di lamang sa tinapay, nabubuhay ang nilalang. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Sino na ang nakaakyat sa bundok na mataas? Taas nyo nga ang kamay. Ah, nakaakyat ka na sa bundok na mataas. Pagbaba mo naman, anong ginawa mo? Makaakyat man kayo sa bundok na mataas kung ang pananalig nyo'y mababaw pa rin, pagbaba nyo'y lupa pa rin ang aapakan, di kayo makaakyat sa kataas-taas ang Amang mahal. Buhay bang Ama? Kaya dapat kayong maging mataas ang pananaw sa Kanya, sa kataas-taas ang di nyo nakikita, nang sa gayo'y makilala at madama ang kapangyarihan niyang di kayang diripin ng isip at damdamin, maliban ang Espiritu na magpapatutong kayang ipaunawa sa mga naghahanap sa mangdakila upang masumpungan ang katotohanan niyang taglay at makilalang lubos kapangyarihan niyang di napaparam. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay bang Ama? Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Itaas nga ang kamay ng nakaakyat sa kawayang mataas. Meron ba? Subukan mo umakyat. Tingnan ko lang kung di ka lumagapak. Yan ang taong nagpapakataas. Pag bumagsak, lumalagapak. Parang kawayang matayog na kapag nabali, putok ng putok. Subalit ang kawayang nasa kalagitnaan nila't napakatibay, mamaluktot mat magkabiyak-biyak ang matatayog, nakatindig pa rin siyang ganap. Tao, yan ang layon at nasa ng Ama, maging matibay matatag ang pagtitiwala niyo sa Kanya. Sino man ang sa inyo'y paligid at palibot, anuman ang sabihin sa inyo't anuman ang wikain, manindigan pa rin kayong isa lang ang Diyos nyo,
tapat sa inyo, totoo sa inyo, mahal kayo, mahalin nyo rin siya. Pagpalain kayo. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Dakila bang Diyos? Palagay mo, Mary Jane, dinulog ka niya po kunsing o hindi? Narinig mo naman yung naramdaman. Kaya ngayon, patag ka. Angkinin mo na. Buong buhay, pumanatag ka. Buhay bang Ama? At yun ang patutuo, hindi lang si Apo Kunching ang dumulog sa'yo. Pangunahay Espiritu at mga nagmamahal sa'yo sa dakong ito na nahabag na awa sa kalalagayan mo, kaya ikaw mismo, tumindig ka, anak ko. Mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Kung naaawa kayo sa kapwa nyo, sa sarili nila, hindi sila naaawa. Ang mali patuloy nilang ginagawa, anong magagawa nyo sa awa nyo? Dapat, ang kinaawa nyo, maawa rin sa sarili nila. Ang mali ay layuan, ang tumpak ang tunguhan, at ang mabuti kamtan, liwanag ay manahan. Sumayin nyo ang kapayapaan, mga minamahal. Nang isilang ka sa mundong ito, walang saplot ka ni ano, wala kang hawak maging sa kamay mo. Bibig mong umuuha, galak na galak magulang mo, nang marinig niya ang tinig mo. Kaya't anumang hirap at sakit na pinagdaanan niya, sa pagmamahal sa'yo'y nalimutan ang lahat ito. At nang makita ka na gumapaw ang tuwa niya, pagdakay nasa't layon ay mahagkan ka. Kung ang inyong magulang gayon ang damdamin, ano pa kaya ang tunay na bumubuhay? Kaya't kayong lahat tao na nagnanasang amay kamti, ligaya at galak ng kanyang espiritu ang nadarama nito. Kaya't halina kayo tao, magnilay at magbulay. Magtanto kayo, ano nga bang gawain ito? Kung walang kabuluhan, walang pakinabang na kayo ay kakamtan, bakit pinausad pa, bakit pinagluwat? Yamang wala kayong pakinabang ni anuman, subalit ang wika ko, noon ngayon at habang gagamitin, itong sa inyo'y nasa harapan. Makikinabang ang totoo, magiging galak sa puso nito, ang siyang mangunguna at maghahari na totoo, sa isip ay maninilayan, pag ninilayan niyang ganap, yung aking mga tuwirang nilalahat. Kapag nagtanim ka ng isang butong mapait, pag nagbunga yan, maraming bungang pait. Kapag nagtanim ka ng isang butong matamis, kapag nagbunga siya, lahat niyan ay matamis. Kaya taong aking mahal, magtanim kayo ng matatamis na panlasa sa buhay nyo, nang malasap nyo ay galak. Sumayin nyong kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagala ka inyong kamtan. Kung mahal nyo mga anak nyo, magtitibay kayo, na ipupundasyon nyo sa pangangaral na totoo, yaon ang tunay at tapat na nagmamahal sa mga anak.
ang may pandinig ay nakarinig. Kung mapagmahal nga kayo, subalit wala kayong alam mahalin, kundi ang inyong mga gustong mahalin, asawa, magulang, mga anak, manugang, apo. At kung minsan biyanan mo'y tinatapon, nilalayuan, inaayuan, mahal mo nga bang ama? Ngunit kung mamahalin nyo, ang di nyo kaano-ano, patutong puso nyo'y damang-dama yaong ama. Nekkaramenehana! 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 Kaya nga't sinabi, pag binato ka ba, babalik mo sa kanya? Pag pinukol ka, babalik mo ba pinukol sa'yo? Kaya kapag pinukol kayong demonyo ka, ano'y babalik mo sa kanya? Mahal kita. Kasi hindi ka demonyo. Ngunit kapag demonyo ka rin eka. Nagsagpangang kayo, demonyo nga kayo. Buhay bang Ama? Buhay bang Diyos? Dakila bang Diyos? Kaya, sabi, walang hiya ka. Hindi ako eka walang hiya. Ikaw ang walang hiya. Walang hiya ka. Hindi nga ako walang hiya. Ikaw walang hiya. Hindi daw siya walang hiya. Pare silang nagsisigawan. Di pares kayong walang hiya. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kung hindi ka walang hiya, hindi ka dapat mapahiya. Kaya ikay lumayo sa taong walang hiya. Buhay bang Ama? Sapagkat hindi siya nahihiyang nagbubunganga, nagtutungayaw. Ikaw na may kahiyan, lumayo ka pawa. Buhay bang Ama? Ngunit ang katwiran ng tao, hindi, nangatwiran lang ako. Nakakahiya naman sa nakakarinig. Pag nakita nila, hindi ako lumaban. Eh, di tinanggap kong ako'y walang hiya. Iyan ang tao, kinahihiyaan ng tao. Ngunit ang Ama'y hindi kinahihiyaan. Kung ba naman sa Ama ka na lamang umasa at nagbigay lugod? Walang hiya ka, sabi ng kapwa mo. Di ka naman walang hiya, sabi ng Ama. Di matuwa ka. Buhay bang Ama? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala, umbaga nung ibig kong ibigkas. Kung walang magpaparayaan, laging may laban-laban. Subalit kung may magpaparaya, walang maghihidwaan. Pagpalain kayo. May tanong baga kayo? Wala kayong tanong. Wala rin akong tanong. Mary Jane, kapalad mo naman. Oh, yan, kainin mo. Baya ka, favoritism pala yung apo kong ching na yan. Eh, ba't lagi na lang eh, kayong binigyang magandang babae na yon. O sige, magpalit kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? No, magpalit sila, no? Palit kayo? Doon sa nainggit, palit kayo ta. Sabi mo, palit tayo ng kalagayan. Bah, eh, kahit lahat na ito ibigay noon sa kanya, eh, huwag kayong magagali. Dahil, di baling wala kayo noon, huwag lang kayong gayon. Buhay ba ang Ama? Ano, anak? Kaya, pakainin mo. Wag mo. Yutian mo. Wag siya. Yutian mo na mabusog ka. Buhay ba ang Ama? Wag yung pinakakain yung... Mabaya. Wag yung pinakakain yung laging gutom na uhaw sa inyo. Dahil gusto kayong lapain, silain. Sino? Sino siya? Eh, pag lagi niyong pinakain yan, at lagi niyong pinainom, ang Ama'y ayaw niyo man lang pansinin, eh lagi kayong kanya. Wala si Ama. Kaya, huwag niyo nang pakainin yun. Huwag niyo nang painumin yun. Ano po eh, kapo, kung sing pinakakain namin at pinainom, eh di yung mali niyo. Yung masama niyong gawa. Ang Ama naman ang pakainin niyo ng tuwa. Nang malugod siya pawa at kayo'y kaaliwan at kayo'y bigyan niya na ng pagpapalang pandinig. Marinig niyo ang kanyang salita. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama?
Ay! Ganyan ba eh, kaya nga po kung ching na yan kung magsalita. Para eh kang galit. Eh ba't eh ka nang gagalaiti? May nang gagalaiti bang nakatawa? Buhay bang Ama? Buhay bang Diyos? Kaya sa inyong lahat, may pumuntang tao. Sampu ang bingi na pinuntahan. Sampu yung pipi. Sampu yung bulag. Sabi niya, halik kayo mga bingi. Halik kayo mga bulag. Halik kayo mga pipi. Magsama-sama kayo. Sabi ng bulag, saan ba ako daraan? Sabi naman ng bingi, ano raw? Ano raw? Sabi naman ng pipi, hindi sila magkaintindihan. Ngunit gusto nilang makalaya. Umiiyak silang lahat. Sabi nila, saan ba ako daraan? Sabi naman ng bingi, Diyos ko, kahit di ko marinig, pero may nauulinigan ako. Sabi ng pipi, hindi man kita nakikita. Hindi man ako makapagsalita, ngunit naririnig ko, tinig mo. Sa'yo, sasama ako sa'yo. Sabi ng demonyo, hey! Ba't niyo ako iniiwan? Dami palang bulag bingi. Dami palang pipi sa katotohanan. Kaya nang mapuntahan ng Kristo at sumama sa kanya, umiyak si demonyo. Sabi niya, wala nang akin. Kala mo, wala na akong mapupuntahan. Nagkakamali ka. Meron pang grupo din eh. Akin sila. Pumunta sa grupong yon. Bingi, bulag, pipi, may pingkaw pa. Sabi ng pingka, ariko, halik kayo rin eh. Diyos ko. Halik kayo, bulag, bingi, pipi, ako mag-aakay sa inyo. Kahit ako'y pingkaw, medyo malakas-lakas naman ang isang pa ako. Sabi ng nagustong magbago, ayan, salamat naman. Kahit yung isang isip niya'y malilitot-liton-lito, yung isa na may medyo maliwanag, gusto niyang mahatak ang mga kasamahan niya at nang isadyad niya. Sabi ng Ama, pipe, bulag, bingi, pingka, wali kayo rito! May regalo ako sa inyo! Takbo! May biyaya ako sa inyo. Buhay bang Ama? Mga minamahal, ganyan ang buhay. Hanap ng hanap ang Ama sa mga bingi sa sanlibutan, sa mga bulag sa sanlibutan, sa mga pipi sa sanlibutan, sa mga pingkaw sa sanlibutan, nakatotohanan niya ang di nila mahanap at di nila masumpungan. Kaya kung lahat ng tinawag niya, susunod sa kanya, mawawala na ang dilim. Wala ng kanya, naro na sila sa liwanag na taglay niya. Sapagkat ang kanyang liwanag ay di mamamatay at di kailanman mapaparam. Kaya't halina kayo, naway walang bulag, walang bingi, walang pipi, walang pingkaw. Lahat kayo'y malaklakas. Ang tiwala, bukas ang diwa, tapat ang puso, totoo sa Ama, nang kayo'y umuwing, may galak sa lahat ng kanyang hinandog. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Totoo bang Diyos? Dumating naman dun sa dakong may masakit ang tiyan. May namamalipit naman sa puwet, kasakit eka ang balakang ko. Meron namang ang uli gusto nang ihampas. Napakasakit. Sampu-sampu sila. Tawag na naman siya. Halik kayong may mga karamdaman. Upo kasi kayo ng upo. Di kayo makatayo dahil kayo nagsusugal. Halik kayo, may karamdaman. Masakit eh, kangin yung mga tiyan kasi kalam ng kalam. Ayaw niyong tumindig, baka kayo'y maagawan. Halik kayo, mga masasakit ang ulo dahil natatalo kayo sa mga sugal. Ako eh, kay hanapin niyo, magliliwanag ang buhay niyo. Magagalit na naman ang mga sugarol. Hindi sinabing kayo yon, ngunit meron dito noon. Gusto niyo lapitan ko? Wag na baka magalit sa akin. Hindi ako yun ah. Eh kung di ka naniniwalang hindi ako yun. Ah, eh, hindi nga kita nakikita. Di ko nga alam ang ginagawa mo sa inyo eh.
Pero, nakita mo ba? Salamat. Eh, ba't kinausap yun? Naririto ba si Apo Kunsil kung walang espiritu nun? Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Eh, ba't eka ganun? Ganun ba eka ang banal na espiritu kung tumawa parang nanunuya? Eh, nung gusto niyong tawa. Eh, ano eka ang gusto mong tawa? Eh, ano ba eka? Yan ang nanunuya. Sapagkat, tuwan-tuwa ang kalaban. Buhay ba nga ba? Mga minamahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Pagharian kayong tuwiran, hindi masama ang maglibang. Ang masama maaliw sa paglilibang. Makalilimot ka sa katotohanan. Baka ikaw pag nagising, tapos na ang laban, papati. Nanghihininga mo, di ka man makapagsabing, patawarin mo ka, Panginoon ko, sa lahat ng aking mga sala, sa aking kaligawan, sa aking kakulangan, sa aking mga kalabisan at katigasan. Bayaka, hindi naman ikaw ako ganun. Hindi pa, labat ka nagsasalita. Sinabi bang ikaw, iyan ang katotohanan. Mareklamo ang tao, mapagdahilan ang tao. Magagalit ka ba't sasabihin mong hindi naman ako ganun? Hindi ka naman tinatanong at hindi ka naman pinatamaan. Sinabi lang ang katotohanan. Eh di manahimik ka na lang. Dahil mabuti ang iyong kalaban, ang ninanam na mo'y aral, hindi ang pinagmamasdan mo'y taong nagtuturan. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Sumayin niyong kapayapaan. Pagharian kayo ng tuwiran. Malubos ang sa inyo'y kagalakan o tao. Yan. Hindi mo na magagawa ang dati mong gawa. Ano? Hindi mo na magagawa ang dati mong ginagawa. Wala ka nang magagawa. Wala. Wala kang magagawa. Meron pa, no? Tumayo ka nga kung meron pa. Sige, kung matapang ang loob mo, tingnan natin kung may magagawa ka pa. Eh, sige, iwanan kita. Alam kong may magagawa iyong pakinggan. Dumating ang pagkakataon sa tambak ang nilalang. Walang madaanan ang isang nakaratay ni hindi makabangon. Inugos sa bubong, pagdakay winika, bumangon ka, dalin mo ang iyong higaan. Hindi sinabing, hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Kundi bumangon, binitbit ang higaan, pagdakay humakbang, nakalakad na mainam. Tao! Sayang ang pagkakataon. Hindi sa tuwing ay ginagawa ko ito. Kaya kung pinalipas mo, ano ngayon at sinong kinilala mo? Tao, minasdan mo. Walang narinig ka sa wika ko. Namula pa kanina'y nagbabahagi na ako. Kung ganang talinong pang taong binibigkas nito, mababahagi ba sa inyo ang mga narinig nyo kayong may pandinig? Sumayin nyo ang kapayapaan. Mga minamahal, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Buhay bang Ama? Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Kaya nga, kumain na ba kayo? Ang tiyan nyo gutom? Ang puso nyo ba busog? Umaapaw ba sa busog? Amen. Umaapaw ba sa galak? Amen. Wala na! Huwag ka nang tumayo! Hindi na kita kayang patayuin. Patawag, hindi kita patatayuin. Baka madaba ka, kasalanan ko pa. Buhay ba nga, Ma?
tanda ninyo, minsan man wala pa akong napagaling, isa man wala pa akong napagaling. At di ako magpapagaling. At di ako magpapagaling. At di ako nagpagaling. Kaya, sayang ang pagkakataon pag binibigyan kayo ng di nyo nasisilayan. Sapagkat kundi sa Kanya, kundi sa Kanya, kundi sa Kanya, wala rin ako rito ngayon. Buhay bang Ama! Alam kong man magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw, hindi sa inyo lang yan. Yung mga nakakuha, bilangin mo ang laman. Ilan ba tayo? Napakapalad mo. Kung di ka tinuruan, alam mo gagawin mo. Kung may magagawa ang Ama. Alam kong may Cecilia, Elizabeth, magtungo kayo sa labas, mamigay kayo. Alam kong may magagawa ang Ama. Ako sa'y magandang mang lahat. Alam kong may magagawa ang sangkot ang king.
makatikim. Kaya, nagtanim siya ng ubas. At kanyang hinintay ang paggulatay ng kanyang mga baging at sa kanyang pananaw. Kay tagal nang nakatanim, gapang nang gapang, nagkadumi lamang, patuloy na kinikitil ang kanyang mga dahon na nagsisilagong walang sumilay na bunga. Ang sabi niya, "Sulong, hihintayin ko pa. Bibilang pa ako ng mga araw. Titingnan ko pa, pangangalagaan pa kita. Kapag hindi ka pa nagbunga, papatayin na kita, wala kang kwenta." Mga minamahal, huwag niyong hintayin na ang buhay na pahiram ay kitlin at bawiin. Dahil walang makitang pakinabang ang ama. Dahil di siya nakakita ng pakinabang niya, kaya't nang hinayang siya na buhayin ka dahil di nakita kung gaano ang kabuting tinanim niya sa iyo, bakit di ka man lang nakapagpasilay sa kanya ng kahit karampot na kabutihan. Kaya mapapalad kayong nagsisibulang mabuti, namunga ng mabuti, tumikim kayo ng masarap na lasa at nabusog kayo sa pag-ibig ng Ama. Pagpalain kayo. May tanong ba kayo? Wala kayong itatanong? May hahanapin pa ba kayo sa Diyos na totoo? Kung masusumpungan nyo sa puso nyo yung mararamdaman ito, kayo mismo ang magsasabi, "Diyos ko, kay sarap sa piling ng iyong espiritong banal." Pagpalain kayo. Tingnan mo nga naman, parang walang bagyo, ano? Sa totoo lang po, alam ko wala namang ulan eh. Ano, may araw pa. Sabi ko, "Panginoon, huwag mo pong itulot. Ma'am, tala po ang gawain mo. Ito po yung ikatlong araw. Yung mga gustong dumalo, huwag mo pong pigilin sila sa pamamaraan ng gawa ng kalaban mo. Kundi magharit manguna ka, eto kayo, nangunay siya, hindi." Sa inyong lahat, nakapasa kayo. Saan ba kayo nagmula? Sa Manila, sa Bulacan, Diyos ang nagtawid sa inyo, kaya kayo naririto. Kaya ang iisang Diyos na yan, buhayin nyo lagi sa puso nyo, namnamin nyong tuwi na ang salita't aral niya'y pagnilayan at bulayin nyo, at patuloy na mabubuhay ang pag-asa nyong buhay na di mag-aalinlangan kayo. Sa mabuti niyang magagawa, sa magagawa niya sa lupa, sapagkat ang imposible sa tao, posible niyang magagawa. Pagpalain kayo. Eh bakit po? Ano kaya akong mamaya? Siguro makakaawit. Pero hindi naman po ako umaawit. Ikaw po ang umaawit. Ginagamit. Sabi ko, pero salamat po, tinapos, natapos, eto, salamat, hindi na naig ang takot, pag-aalinlangan na baka ako hindi makapagsalita, uubuhin. Si Mother, kausap ko, "Wala po yung boses, apo, dadalo ka ba?" "Opo." Eh yan, nakadalo, kahit ganyan, buhay po ba ang Diyos? Eh, yung iba, sabi, "Dadalo ka ba, Eka?" "Ano ba, Eka? Dalo-dalo pa, Eka, yan." "Parehas lang, Eka, yun. Dumalo ka na lang." "Din, Eka, yun. Anong pinagparehas nun? Sa araw man, magkaiba, eh." Kaya, iba sumusunod.
sa kalooban ng Diyos at sa kanya sarili. Pag sinunod nyo'y sarili nyo lang, ewan ko. Susundin ko na rin ang sarili ko pag maganda kakamtin ko. Ngunit kapag sinusunod ko sarili ko, hindi maganda nararamdaman ko. Kaya ayaw ko na sundin ang sarili ko, susundin ko na lang ang Diyos. Buhay ba ang Diyos? Ano po yun? Ay, nako. Nagdasal na ako kanina, hindi na ako magdadasal mamaya. Eh, gising ka. Alam naman, di ka pa magdasal, gising ka na. Diyos ko, Panginoon, patawarin niyo po ako, nangatwiran ako. Eh, naririnig na ng Diyos yun. Kasi ka ako eh, nagdasal na ako kanina, magdadasal. Pasubali ko sa iyo, ang sa tuwing ay dumudulog, laging inaasam ni nanamnam niyang ako'y makanig at makausap. Ngunit ang tamad manalangin, malayo sa akin. Patawad po. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya kayo, huwag tinatamad sa pananalangin. Nanalangin na po eka ako. Sabi ni Diyos, inulit-ulit pa yung Diyos, ama Diyos, anak Diyos, Espiritu Santo. Hindi niya alam, ang nagpatulog sa kanya, hindi yung Diyos. Buhay ba ang Diyos? Lagi niyong tatandaan, hindi lahat ng mahimbingang tulog, ang Diyos ang nagpapatulog. Kapag na ako matas ka, baka sabihin mo, kedi bali na lang pong miyat niya nagdadasal ako. Huwag lang po akong patay na tulog na wala palang buhay, pero buhay pa. Buhay ba ang Diyos? Ano po? Oh, alin ang gusto niyo? Manalangin? Tamad manalangin? O laging nananalangin? Aro, kababait pala ninyo. Buhay ba ang Diyos? Kung laging ganyan ang gagawin nyo, at pati kapwa nyo, ipapanalangin nyo, naku, ayoko eka ang kausap yun, suplada. Bah, eh, ba't mo naman nalaman suplada? Nakita mo lang intermitida ang mukha eh. Hindi mo pa man siya nakausap eh. Sinabihan mo ng suplada. Eh, ikaw palang nagsasabi na suplada ang suplada eh. Eh, yung sabi mong, mukhang demonyo eka. Eh, yun ang mukha niya eh. Pero ang puso niya, iba. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Lagi niyong tatandaan, wala sa panlabas na anyo para hatulan husgahan niyong, mabait yun, maamo eka ang mukha. Kueka, mukhang malambing. Eh, nung nagsalita, ay, hindi pala. Demonyo pala eh, kaugali. Kaya, nabigo ka. Kaya mainam pa. Iyaong di ka nang hahatol umusga. Basta ikaw, kung anong ayaw mo sa kapwa mo, huwag mong gagawin ito. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, sa pangalan ng Diyos, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, pumayo kayo, taglayang liwanag, galak sa puso nyo, timbangin ninyo ang katotohanan, at mananamnam niyo'y Diyos na buhay, suriin niyo ang mga aral, at matatanto niyo'ng kaibahan, tanggapin niyo sa puso niyo'y Amang mahal, maaliw kayo ng tuwiran, lubos-lubos niyo'ng kilalanin siya, lubos-lubos niya kayong pasasayahin buong buhay. Kahit walang pera, wag naman simot na walang kusing man lang. Yung man lang may bena mano kahit piso, bukas may karagdaga na sa pananalig, paniniwala, pananampalataya mo. Kaysa naman dun sa limpak nga, pagkatapos nung nawala, ika'y luha-luha. Maganda na yung karampot sa di mo inaasahan, dumami, lumago, kaysa dun sa alam mong marami, tapos nawala. Masayang buhay, lagi niyong tatandaan, di kayang diripin ang bawat kaganapan. Mahiwaga ang buhay, sapagkat mahiwaga ang lumikha sa buhay ng tao sa lupa. Kaya ang kahiwagaan niya, tanggapin niyo't kilalanin, mahimala siya. Pagpalain kayo, walang gripo na di natitigangan, walang poso na di natutuyo, walang balong na di natigangan, natuyuan. Ngunit, tanda ninyo ang karagatan
Sino man ang magtabon sa isang lugar, di nila masasakop tangbakan sapagkat yan ang pawang katotohanan. Ano man ang gawin ng tao, di nila makukuha ang kapangyarihan ng Ama. Kaya't sa kanya kayo magtiwala, manalig, umasa. Di ninyo nababatid, inaahon, sinasadyad kayong ganap. Magtagumpay kayong lahat. Tayo na! Uwian na. Mababait po kayo na. Ay, meron pa. Nalangin muna. Hello. Magsilood po ang lahat. Pangwakas na panalangin. Mabathalang awa, sa aming paglapit at pagsusumamo sa iyo, ay batid mo ang bukal ng aming puso bilang pagtanaw namin ng utang na loob sa lahat ng alay mo. Ikaw lamang ang makapagdudulot ng liwanag at sigla sa sandali ng aming kagulumihanan. Sa aming katagumpayan, ang anumang aming pagkukulang, ikaw lamang ang magbibigay ng kapunuan. Ang bawat naming sugat na hindi kayang paghilumin ng panahon ay ikaw lamang ang makapagbibigay ng pag-asa sa pamamagitan ng iyong wakas na pag-ibig sa amin. Mabathalang awa, yamang pinahintulutan mo ang lahat ng ito, ang bukal at mahabagin mong puso ang magbibigay sigla sa amin upang ganap kaming mabuhay ng may kapayapaan, kagalakan at pagmamahalan sa bawat sandali ng aming buhay. Amen. Sa pangalan ng katastasan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Congratulations!